Yo, good day everyone. Skyrapa here, Man Cannot Ride. Meron tayong viewer na nagtanong at tuwang-tuwa ako sa ganito yung mga nagtatanong kasi nabibigyan ako ng idea na gumawa uli ng dagdag na videos para kahit paano makapag-share uli ako ng riding knowledge. Okay, so ang isa sa siguro ito yung the most common tinatanong sa akin. Hindi lang ng mga naka 400NK pero kahit ng mga nakaibang brand or model ng motor. At yun yung sabi nila may nararamdaman silang pagiging malamya ng power at kadalasan. I would say 95%. Ang dahilan ay dahil nagpalit sila ng open exhaust system. Okay. Sa tunay, napakarami ko nang nagawang videos tungkol sa exhaust system. Nandiyan lahat sa uploads. Ang videos ng Man Cannot Ride ngayon is nasa 1,000 plus na. Napakarami kong ginawang videos sa exhaust system. May playlist pa ako. So kung mababalikan niyo yun lahat, mas marami kayong mapupulot doon kesa sa isang video na to. But let me just explain, okay? Para doon sa mga viewers natin na nagtatanong. So, eto, direct to the point lang natin para madali. Pag pinag-usapan ang exhaust system, okay? Pag pinag-usapan ang exhaust system sa mga motor, ang merong pinakamalaking impact sa power curve, sa power band or sa power delivery ay yung catalytic converter. Kasi siya yung may ibinibigay na pinakamataas na level of exhaust flow resistance. Okay? Siya yung may pinakamataas na level ng tinatawag nila na back pressure. Pero ang tawag ko doon is negative pressure wave. Okay, so dahil doon, kapag tinanggal ang catalytic converter, nagbabago talaga ang characteristic o ang engine response, ang response ng power curve ng isang makina. Proven na yan kahit ng mga experts ng ECU tuning, dyno tuning na kinukonsulta ko. I'll give you some of examples. Si Brox Davidson ng Brox Performance at saka si Chris Moore ng Moore Mafia. Si Brox Davidson, nagtotono siya for regular street use and drag racing. Si Chris Moore naman ng Moore Mafia is nakafocus sa drag racing. Natutunan ko rin yan sa Speed Academy and sa Haltech Technologies. Again, kapag tinanggal mo yung catalytic converter na siyang may pinakamalaking resistance, negative pressure wave or back pressure, magbabago talaga ang engine response. Okay, lilinawin ko lang. Hindi nawawalan ng power. Hindi yun yung tamang tawag doon. Lumilipat lang yung pinaka power peak to a different RPM range. Ang mga ganitong factory na motor, coming from the factory, ang kanilang power peak ay kadalasan nasa lower or middle RPM range. Okay. Yung peak power na yon, kapag meron tayong ginalaw sa exhaust system or sa intake system or sa fuel delivery, kapag may ginalaw tayo sa ECU tuning, yung power curve na yon, pwede mong laruin yun. Pwede mong palipat-lipatin yun. So, balik tayo, mag-focus lang tayo sa exhaust system. Again, pag tinanggal ang catalytic converter ng kahit anong motor, drastic change yon para sa AFR or air fuel ratio, drastic change yon para sa engine response. Susubukan ng ECU dito. Susubukan ng ECU or sa ibang motor, ang ECU nandoon doon. O basta kung nasa naman ang ECU, susubukan ng ECU na habulin yung naging drastic change sa AFR, but it will not be enough para masiguradong nandun pa rin yung power peak sa kung saan nyo gustong nandun yung power peak. At kalimitan, ang kagustuhan ng marami, ang power peak o ang peak torque tsaka ang peak horsepower ay nasa lower to middle RPM. Kasi dun natin lagi ginagamit yung motor natin. Partial throttle sa city riding, road riding. Hindi naman tayo lagi naka wide open throttle sa street, di ba? So, yun yung nagiging source ng sinasabi ng iba na lumalamya
o nawawalan daw. Again, hindi siya nawawalan ng power sa... Hindi nawawalan ng power yung motor. Lumilipat lang yung peak torque saka peak horsepower to a different RPM range. At kadalasan nga, lumilipat yan sa taas o yung sa higher RPM range, yung tinatawag na sa dulo. Lumilipat sa dulo, sa higher RPM range. Okay? Pasensya na, wala tayong dynograph na example. So, ito. Mag-focus lang tayo sa mga naka 400 NK or sa kahit anong motor na merong underbelly exhaust system. Ang underbelly exhaust system, isang shell lang yan. Yan ha? Isang buong shell lang yan. Sa loob ng shell lang yan, merong tatlo. May tatlong components. Yung nandun sa bandang kaliwa, nandun yung catalytic converter. Yung nandito sa gitna, meron siyang resonator chamber. Yung nandito sa kanan, palabas ng exit pipe or tailpipe, yun yung muffler chamber or baffle chamber. So, yung airflow, yung exhaust flow sa isang underbelly exhaust, yan ay hindi dire-diretso. Coming from the headers, going to the collector, iikot yan sa catalytic converter, mag-u-turn yan sa resonator, mag-u-turn yan sa baffle chamber, saka siya lalabas ng exit pipe. Ang problema sa mga underbelly exhaust system, eh kapag tinanggal mo talaga to, automatic yun, tanggal yung catalytic converter. So yung mga naka-underbelly exhaust system na integrated yung catalytic converter sa resonator chamber at muffler chamber, kapag nagpalit kayo ng aftermarket, for sure talagang magbabago ang engine response. Unless kapag tinanggal nyo tong factory shell na to, papalitan nyo, maglalagay kayo, mag-i-install kayo ng catalytic converter after the collector, maglalagay kayo ng catalytic converter, saka pa kayo maglalagay ng link pipe papunta dito sa kung ano man ang gusto nyo yung aftermarket muffler. Okay? So, kung tatanggalin nyo yung factory shell pero papalitan ninyo ng aftermarket catalytic converter, hindi masyadong magbabago yung engine response, yung power peak, peak torque, peak horsepower, yung power curve. Kasi nandoon pa rin yung catalytic converter eh. So, bigyan ko kayo ng example, katulad itong sa akin, sa motor ko. Nangyari dito, naputol yung tailpipe. Diba may heat shield dyan dito, tapos may tailpipe. Yung tailpipe na yun dati, kasing liit lang yun, kasing bilog lang yun, ng taklob ng ketchup na UFC, yung bote. Ganun lang siya kaliit, naputol. Hinanapan ko siya ng kapalit na maliit na pipe, pero sabi ko, maybe it's a chance for me para bigyan ng kaunting free flow, para huminga ng kaunti yung exhaust system ng mas maluwag. Kaya kita nyo to, this is 51 millimeters. Yung diameter ng factory exit pipe ay 35 millimeters. Tapos dito yun, hanggang dito yun. Oh. Pahaba pa yun, siguro mga 5 to 6 inches pa yun dito. Tapos may heat shield sa dito. So nung naputol, hindi ko na pina-repair, pinagawan ko na lang ng bagong exit pipe na mas malaki ang diameter. Kaya medyo nag-iba ang tunog nito. Pero 100% magpustahan man tayo ng ORCR dito, walang ano yan, walang tabas yan, walang kalkal yan, walang dukot yan, wala. Ito lang talaga. Ito lang labas na to ang tinira namin sa ARG muffler. Okay, sa may duty free. Ayan. Makikita nyo dito, kung makikita masisilip nyo, yun yung baffle system or yung muffler system. Nandun sa bandang gitna, kung makikita nyo, nandun yung resonator. Hindi nyo na makikita, pero nandun sa dulo yung catalytic converter. Okay? Kaya itong motor ko, lumakas man ang tunog, pero hindi naman masyadong nagbago ang power curve. Konting-konting-konti lang, kasi huminga lang naman ng maluwag yung exit pipe. Now, eto, yung nagtanong sa akin kanina, sabi, sir, anong solusyon? Gusto daw niya kasing bumalik yung power. So sabi niya, either ibabalik niya yung stock or, yun nga, nagtatanong siya kung anong solusyon. Sabi ko, kung gusto mo, gamitin mo pa rin yung aftermarket muffler na binili mo, kasi sa tingin ko, gusto niya yung forma, gusto niya yung tunog.
ang gawin lang is lagyan lang ng catalytic converter pagkatapos nung collector. Ngayon, pinakita niya sa akin yung picture ng pinagawa niya, merong resonator. So, ang resonator ay kakaiba sa catalytic converter. Ang catalytic converter, meron siyang yung sa loob para siyang beehive or honeycomb na filter. Marami yun, makapal yun. Ang iba pang catalytic converter ay ceramic type. Yung hindi siya screen, para siyang ano, para siyang marmol na magaspang. Ceramic type siya. Mas sakal yun. Mas restricted yun. So, ang sabi ko sa kanya, humanap ka ng aftermarket catalytic converter, ikabit mo dun sa collector, pagkatapos nun, ikabit mo yung link pipe dun sa catalytic converter, tapos pwede na yun diretso na sa muffler. Kahit wala ng resonator, that will be better. Ayan. Eto nga lang. Kung naiisip nyong gawin yon, kung may ganito kayong problema, dapat yung catalytic converter na ipapalit ninyo ay kasize ng catalytic converter ng motor nyo. Kasi merong maliliit at meron namang sobrang laki. Ngayon, in this case, sa 400NK, sinukat ko na yan, ang catalytic converter nito ay merong haba na 6 inches, yung main filter niya, at meron siyang bilog na 2.5 inches. So, kung hahanap ako, actually naghahanap nga ako ng catalytic converter para dito kasi gusto ko siyang gawing aftermarket na. Ang nahanap ko na pwede is yung catalytic converter ng mga kotse. Actually nitong Vios, yung kotse namin, medyo malaki lang siya ng konti, nasa 3 inches siya eh. Pero catalytic converter ng Mirage, yung mga 1.3 or 1.1 or 1 liter engine, mga ganun. So yung catalytic converter ng mga pangkotse, yun yung mahahaba at malalaki, matataba. Ayan. Kasi kapag nilagyan nyo ng catalytic converter na maliit, maikli at sakal, hindi nyo makukuha yung power delivery na gusto nyo. Ang isa pa, merong mga catalytic converters na pang Euro 3, pang Euro 4 at pang Euro 5. Actually yung Euro 4 tsaka Euro 5, mas pareho lang sila. Okay. Ang Euro 3, mas malaki ang butas ng honeycomb. Okay? Ang Euro 4, mas maliit ang butas ng honeycomb. So, kung gusto nyo, ang hanapin yung catalytic converter na medyo nakakahinga ng konti is yung pang Euro 3. Ayan. Another point I'd like to share is, ewan ko, siguro, hindi mahalaga sa iba, pero meron kasing pekeng catalytic converter. Hindi naman talaga siya catalytic converter, bakal lang talaga siya na parang filter lang. I don't know, kayo, bahala kayo. Kasi yung catalytic converter, anti-pollution device yan. Eh ngayon, kung wala kayong pakialam sa pollution, eh di bumili kayo ng peke. Ang catalytic converter na tunay, precious metals ang nasa loob nun, yung filter nun. Kaya siya mahal. At kaya siya ninanakaw sa ibang bansa para ipagbenta. So, nasa 3,000 pataas yun. Mura pa nga yung 3,000, siguro nasa mga 5,000. I don't know. Don't take my word for it. Pero, mahal ang tunay na catalytic converter. Okay? Pero yun ang solusyon. Kung gusto nyo gumamit ng aftermarket na muffler, dito side mount, o kaya kung gusto nyo underbelly pa rin na aftermarket, yung may pangalan, yung may brand, para pwede nyo pamporma, nasa sa inyo yun. Basta ang solusyon, lagyan nyo ng catalytic converter. Ngayon, kung hindi nyo gustong lagyan ng catalytic converter, wala kayong mabili, wala kayong budget, di ibalik nyo yung factory exhaust system. Hindi ko sinasabing gayahin nyo itong ginawa ko, kasi kanya-kanya tayo ng preference at kanya-kanya tayo dito ng timpla na gusto. For me, this is more than enough for city riding, street riding, highway cruising. Meron akong isa pang shell na pang-bakbaka naman, pang straight high speed naman. Pero tingnan nyo, hindi ko siya ginagamit ngayon kasi city riding lang tayo muna. Alright, so sana nakatulong yan sa mga nagtatanong. Sana nakatulong to sa mga nagtatanong tungkol sa exhaust system modifications para sa kanilang mga motor, regardless of kahit anong motor yan. Again, the catalytic converter is a very important component kung gusto nyong mapanatili yung power curve, power band, power delivery ng inyong mga engines. Okay, if you have questions, just shoot me a message sa Messenger sa Man Cannot Ride Facebook or sa comments dito sa video. I will see you on the next one.